people, eh, by all means, sasampahan natin sila ng kaso. Wala naman tayong ina-aresto na yun eh. Alam nyo naman yan. So, kukunin ang pangalan, and then, pwede natin tikitan on the spot. Or pwede naman, padala lang sila ng notice na meron silang ticket or ma-file lang sila ng kaso in violation. So Chief Eliezer, mga kabayan, so nakita natin naging speech yun sa mga kapulisan na naka-duty dito sa PICC. Ayun na siya, mga kabayan, so dadaan yan dito. Chief Eliezer. So lahat, bawat isang nakatayo na mga kapulisan, so inisa-isa niya pag-speech yun, mga kabayan. Ah, dami kontak na na eh. Ah, dalamay, dalamay. Ganda. Ganda, dito na mga kabayan. Sirway! So, dadaan dito mga kabayan. Okay, hindi niya man inaaway. Huwag niyong awayin, ha? Sir, di kayo makatagos. Sir, di kami makatagpas dyan. Di kayo makatagpas dyan. So, ilang araw na kayo dito? Anong palitan nyo? Anong oras kayo nagpapalitan? Pero 1 hour, sir. Ewan hour tapos nag-ano sa kabila naman. So, hanggang dito lang ano. Yes, sir. Ba't ang madami nyo dito, ha? Araw po, sir. Huwag kayong magdikit-dikit din dyan. Yes, sir. Sir, si Carlo pati kasi ulo, sir. Mukha ko lang naman ako. Oo, sir. Sir, ayaw magpapasok. Si Carlo, sir. Pati natin, sir. Ah, sir, doon tayo, sir. Huwag kayo, parang ito po, sir. Jam! Atalayusin ha, ayusin mo. Baka tayo, may baba. Para hindi tayo. Yes, magandang hapon sa inyo. Sir, ito sa PICC, dito po nagtitipon-tipon yung mga supporters natin. Ano po ba sir yung gusto niyo po ipakiusap doon nga po sa mga kandidato? Kasi siyempre, sila po yung pinupuntahan dito. May mga pagkakataon po na hindi na po nasusunod yung ating po mga health protocol. Alam mo, di ba tayo nasa alert level 4 and kung titingnan natin, medyo maluwag naman sa restriction na ng movement. Kaya nga nakakalabas na tayo at basically, marami nang pwedeng puntahan. Kaya nga yung iba, sinasabi ka natin, paglabas tayo ng bahay, magsuot tayo ng face mask, and then kung nakalakalan may face shield, at saka observe the physical distancing. Kaya nga lang, yun nga ang nangyayari. Bali, because there are some prominent personalities, ito yung mga aspirants natin para sa pagpa-file ng kanilang candidacy, inaandun yung mga supporters. So basically, kung titingnan natin, para bang pwedeng masunod yung mga protocol pa rin na hindi dikit-dikit, pero napapaikutan itong ating batas na sana iniiwasan natin yung mga mass gathering na hindi naman talaga kailangan. Kaya nga ang point natin doon, even though kung makikita natin sila na hindi naman nag-violate ng protocol, meaning to say, nakasuot ng face mask, maaari may face shield, at hindi dikit-dikit, pero dapat kasi dinidiscourage natin yung mga ganoon na nasa labas na while it is true na they're showing support, pero sana hindi na lang ganun. Kaya tayo nananawagan nga sa ating mga kandidato, yung magpa-file ng mga COC and CONA, na tayo na ang magsabi sa ating mga supporters na ilimit yung kumbaga pagpasok nga dun sa areas where to file this COC and CONA, nililimit natin. Kung sa labas naman, kahit ba nag-o-observe ng physical distancing, huwag na natin gawin na parabang napakaraming supporters at iniiwasan natin yung ala piyesta
na filing itong COC natin. Pero sir, may mga instances nga po na hindi talaga nasusunod. Meron po bang kakaharapin or meron po ba tayong ibibigay na communication dun po sa mismong kandidato? Well, una-una, kaya nga binibigyan natin yung responsibility dyan sa mga unit commanders, particular mga chiefs of police, sa lugar kung saan nagkakatipon-tipon yung ating mga kababayan. At kung meron na, kung clearly nakita natin na mayroon violation, ay pwedeng imbestigahan yun. Sa atin naman kasi, itong mga violation kasi natin, dapat meron tayong ordinansa. So we can always issue itong ordinance violation receipt. O di kaya, pagpaliwanagin itong organizer. At pwede naman nagiging sanction doon is pwede silang mabigyan ng ticket for organizing itong ating mga kababayan na nag-violate ng mga protocols. So, well, andyan ang ating mga ground commanders, andyan ang ating mga police na hindi naman nagkukulang na kung nagkakatipon-tipon, nakikita natin yan, nire-report nyo, pinupunta ng police para pagsabihan. Pero ang point kasi natin doon, dumating na tayo dito sa more than 1.5 years. At sana, sumunod na lang tayo sa protocol. Pero ang ating kasing enforcement is more on pinakikiusapan natin. In fact, sa atin nga, sinasabi ko nga na every day for the past 19 days during this period na tayo nasa alert level system, number 4, 11,000 every day ang naaakos ng ating mga police na mga violators. Ito yung nakikita natin. How much more hindi pa natin nakikita. But most of them, around 53%, ito ay binibigyan naman ng warning. Merong 40% na yun ang ini-issue natin ng ordinance violation receipt. And only some 5%, ito yung dinadala sa police station kasi may kasamang ibang violation. So, huwag nating intayin pa na lagi na lang tayong pupuntahan ng police para pagsabihan. So, tayo rin, let's caution them. At yun nga, patuloy ating panarawagan sa ating mga kandidato o yung mga itong mga aspirants na mga candidates na sana sila mismo ang maging ehemplo na magpakita sa kanilang mga supporters o pagsabihan na iwasan itong malapiesta na pag-file ng candidacy. Pero kung makikita mo naman, ito naman yung napakalayo doon sa sitwasyon dati. But just the same, ngayon lang natin pinapatupad itong ating mga health protocols. So patuloy tayo magbabantay at hindi tayo magsasawa para remind sila. At pag may nakita tayo na talaga naman blatant violation ng ating protocol, by all means, sasampahan natin sila ng kaso. Wala naman tayong ina-arresto na yan, alam nyo naman yan. So kukunin lang pangalan, and then pwede natin tikitan on the spot, or pwede naman padalhan lang sila ng notice na meron silang ticket or mafilan sila ng kaso in violation of the concerned or specific ordinance of a particular community. General, maraming mga nagtutulak sa inyo. Yan ba ay tutugunan nyo na kayo tumakbo na rin sa pag-politiko? Alam nyo, yung mga nagtutulak na yan, ako, ang tingin ko yan ay public appreciation sa nakikita nila na ginagawa ng ating, isipin mo, yung mga police na yan, ha? Ayan, na lahat na naandito ngayon, hindi nyo makilala yan, maaari ako kilala nyo, pero nakikita nyo lang ako kasi ako ang puno ng Philippine National Police. Pero kung ang pagtingin nyo sa akin, ayan ay dahil sa inyong public appreciation sa ginagawa ng ating mga police. So it is a concerted effort. Ako'y nagpapasalamat kung bilang hepe ng pulisya, yung ginagawa ng bawat isa sa amin ay reflection kung nakikita nyo ako doon. Pero I'll just focus the remaining 40 days o kung ilan man yan nung aking panunungkulan bilang hepe ng pulisya na talagang gagawin ko at ano pa ang pwedeng gawin na sama-sama namin to. So, nagpapasalamat ako pero tatapusin ko aking panunungkulan hanggang sa huling araw ng aking pagservisyo sa Pilipinas. Hindi na ba magbabago ang pag-iisip mo at susundin yung silakbo ng damdamin ng taong bayan na kayo ay lalong mapagsiguran? Si Rambo yan? Alam mo, Rambo, yung mga pangungusap mo niyan, diyan kita nakilala eh. Kaya pala ako na pala yan. Rambo lang kayo. Alam nyo, ayokong madistract sa aking trabaho. Muli, alam nyo, sa atin naman kasi, normal sa ating mga Pilipino na pag nakikita ang iyong ginagawa ay pinaparangalan mo. At yun ay, I'll take it as compliment to the Philippine National Police. At ako'y nagpapasalamat sa inyo. Pero hayaan nyo na lang na kaya sinasabi ko nga, non-partisan kami. Tapusin ko itong aking trabaho. Tulungan nyo ako na marating ko ang finish line with flying colors
at yung ating kagustuhan na kahit kayo na yung tiwala at respeto ng ating mga kababayan ipatuloy na tumataas sa ating kapulisan. Chief, for the soundbite, no plans to run these elections po? Yes, sa ngayon, ito, sa akin ngayon, ang sinasabi ko ngayon, ang aking focus ay sa natitira kong araw sa paglilingkod sa pambansang kapulisan. Sir, the last wala, five days po ay nag-implement po tayo ng security and health protocols po dito sa COC filing. Meron po ba tayong nakitang lapses sa implementation natin na maaari natin ma-improve for the actual elections next year? Sa nakaraang apat na araw at ito pang lima, ang reports na nakakarating sa atin galing sa ating unit commanders ay generally peaceful. In fact, walang major adjustment na ginawa mula una hanggang ngayon. And nagkaroon ko ng pagkakataon na makausap ang isa sa mga commissioners, si commissioner ko ng COMELEC, at sabi niya nga, itong ating natutunan ngayon, ito ang gagawin nila pagbabasiya ng template para sa eleksyon. Ibig sabihin, tama ang preparasyon na ginawa ng COMELEC at kasama doon ang iba't ibang ahensya, pati rin ang PNP. Sir, kung ganun po yung sistema natin na generally peaceful and effective naman po siya, kaso sir, come May 2022, hindi na po kayo yung PNP team, how would we assure po na maging continuous yung ganun implementation? Alam mo, itong planong ito, hindi ko naman ako gawa ng plano nito. Ito ay effort ng ating concerned directorate. In fact, naandito ang ating director for operations, si Police Major General Rudel Sermonia. At sila ang nagbuo ditong security task force on the national and local election. Now headed by my classmate, the Deputy Chief PNP, for operation at the same time, the Commander of Joint Task Force COVID Shield, si Police Lieutenant General Israel Efrain Dicton. At sa atin, sa PNP kasi, andyan na ang mga policy, andyan ang mga programa na yan ay ina-update, nire-revise, pinapaganda, depende sa situation. Kahit sino maupo dito sa atin, sa tulong ninyo, sa kooperasyon na lahat, kayang-kaya natin ito. Thank you. General, ano yan? Ikaw pa na yun? Huwag kayong magdikit-dikit. Yan ang magdikit-dikit. Oo, humahiwalay ng konti. Akala ko, pagpasok ko doon, akala ko kayo na andun, hindi pala. Di ba yung nandun? Ibang tropa yun. Ay, makuusap ko na andito, nag-iintay pala kanina pa. Sir, yung ano, napansin mo na pagkakaiba doon sa mga previous na COC filing in terms of basura at yung mga noise pollution. Hindi kasi ngayon, parang napagplanuhan, napakaganda. Di ba? Kasi nasa pandemic tayo at nakatutok tayo ngayon dun sa pagpatupad ng mga health protocol. So, lahat ng ating programa, lahat ng police operations, lahat ng activities, a part of the new normal, laging in consideration of the pandemic ng ating sitwasyon. Kaya nga doon sa ating security task force for this national and local election, merong isang task group doon na health management. So ibig sabihin, ngayon lang natin ginawa yun, na ang focus nito, itong task group nito ngayon, is siguraduhin na sa lahat ng ginagawa ng ating pulis, ay lagi na susunod yung minimum public health standard ng mga tao na kasama dito, at pati na rin syempre, yung ating mga kapulisan. Chief, yung gun ban. Yes, gun ban will be, ang suspension ng gun ban will be lifted at exactly 7 o'clock in the morning of October 9. Ilan na sir ang mga nahuli ka? Wala pa na report. Wala pa na report. Mabait yung kapaligiran. Sige, salamat sa inyo. Sobrang salamat, Chief, sa mga kabayan. At nandito rin nagpa-selfie sa kanya yung ako OFW party list. Ayan, so ikayat din yun, ah. Makakaikayat din yan, ah. Makakaikayat. Well, for health, yan ang laki ng mga kami na ginagamit dyan. Iba, eh, sana matuto ang mga balita nila dyan. Salamat tayo. Dapat doon tayo din tayo. Wala tayong extra camera. Saan ba? Sige tayo. Akin na, dito ang kapila. Ako mag-save. Sir! Kabila ka. Sir, ito ako.
Chip, pasilipin lang, Chip. Chip, pasilipin lang. Yes, basta huwag tayo magpupul-pupul na ta. Ate, Milvika, doon. Oh, ay! Maganda tayo mag-disperse tayo. Huwag tayo pagtasin na lang siya. Pati kayo apektado. Halang tayo lahat. And then! Lansing lang po. Oo. Sige. Bigyan mo sa kopya, ha? Sige, thank you. Marami sa inyo po. Salamat sa inyo. General, general, basta po, bako na lang. Idol po kayo. The best KLP. Nako, thank you. Marami sa mga team. Ayun, tapos na. Dito na tayo. Tapos ay atras. Ayan, at Bimbing Horse hanap pa rin ng Solid League Aspi City. Yan, Kuya Tatsuki TV, salamat din, Idol. Sobrang araw, upapalalawigin po ba natin yung mga police personnel ang bamintay dito sa paligid ng Sofitel? Ito kasing filing ng COC and CO na hanggang October 8 lang. So pagkatapos nun, magdi-disperse na sila at habang inaayos nila itong lugar na ito, syempre naandito pa rin police. Pero once na nag-normalize at wala na activity dito, then iiwanan natin at bahala na itong substation or police community precinct na in charge dito para magbantay at balik na ulit sa normal. Nawala na itong ating facility dito for this particular political exercise. So nakalipas na 6 na araw, sir, wala po ba tayong nangyari na mga untoward incident dito sa vicinity ng Sofitel? Hindi lamang dito sa vicinity ng ating harbor tent dito sa Sofitel, kundi sa buong Pilipinas. Basically, generally peaceful at tayo nagpapasalamat siyempre sa ating mga police na kasama nagbabantay sa pangunguna siyempre ng COMELEC at just the same, yung pakipagtulungan din ng ating mga kabayan. Kaya patuloy ang ating pananawagan sa mga aspirants ng mga kandidato at sa kanilang supporter. Kayo na ang bahala na magsabi sa inyong mga kasamahan na sundin itong mga protocol dahil napakahalaga nito. Gusto natin mapagdaanan, malampasan lahat na itong mga activities natin na wala tayong naging problema in terms of our health. Kaya Rex, mayroon pa bang gustong itanong kay General? Oo, busy si General kasi nag-iikot ito. Maraming salamat, General. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Sa yung mga viewers natin po. Sa ating mga kababayan, lagi kayo mag-iingat. At ang paalala natin ay itong health protocol natin is lagi nating bibigyan. Doon kayo kailangan. Pero pagdating ng panahon, after few years, ayun na. Lalago na kayo dyan. Pero huwag yung iwasan, ha? May mga pulis kasi tayo. Gumagamit ako sino-sino kung saan agad mapa-assign. Eh, nung nag-a-apply kayo maging pulis, lahat pangako nyo para mag-pulis. Ngayon nag-pulis na, namimili pa ng assignment. Pero, well, kung kukunti lang naman yon among the so many police personnel. So, ganyan lahat yan. Kahit kami, ako naging chief PNP, pero nung junior officer, ganyan din. Kung saan-saan din kami na-assign. At hindi kami namimili kung saan ilalagay. So, yung ginagawa nyo dito, bahagi ng trabaho niyon. Importante, sumesweldo tayo. Napakalaking sweldo pa. Ngayong pandemic nga, isipin nyo ha, ngayong pandemic, ang daming nawala ng trabaho, ang daming nagutom. Samantalang tayong pulis, napakaswerte. Dinoble ang sweldo. May pandemic, yung iba work from home. Yung iba malatuba. And yet, buo ang sweldo. Ha? Kaya tama lang yan. Tama lang na magtrabaho tayo, ipakita sa ating nagpapasweldo sa publiko na ginagawa natin lahat ito para sa kanila dahil ang sweldo natin na napakataas ay galing sa paghihirap nila. Ayun, pinapalikta ako, ha? At nag-iarap dito. Lakas. Lakas kasi ng sounds eh. Bigla tuloy umalis si Chief Eliasar. Panggula eh, no? Yeah, so yung mga kabayan at ma'am Diyos pwede makisapik yan ay doon ka Chief Lia, sir. Yan ma'am Eugene Lee Antonio Dan, thumbs up. Maraming salamat at Sir Joseph, no? Ma'am Eugene Lee Antonio, like and share and subscribe, click and notification bell button and share the live stream to your friends. Thank you. Bawal ang Picon BBM for President. Maraming po salamat at talaga ako nagchinilas daw ako maulan. So ang lakas kasi ng speaker, tuloy, naputol tuloy yung sa umalis tuloy si Chip. Ang lakas ng sounds eh. Wilbur Hills, ang laki ng camera ng mga ginagamit dyan iba. Sana
mga totoo ang mga balita nila dyan. Hello, Ma'am Eugene Lee Antonio. Manny Her, yan. Hello po, Sir Manny Her from Ma'am Eugene Lee Antonio. Ma'am Ruby Chan, yan. Hello, Robert Adventures Vlog. Tamsak, and number 35. Magandang araw po, Ma'am Eugene Lee Antonio. So, another po, mag-aantay tayo ng senators na lalabas ngayon doon, mga adventure, dahil po may hindi pa lumalabas kasalukuyan, baka kagaya nung una kay tulad kay Marisa no, na umulit pag-sign dahil nagkamali daw sila. At Ma'am Ruby Bacoli, good day everyone. Hi Robert, magandang araw din po Ma'am Ruby Bacoli. Honestly, sip always. Yan, no? Pa-selfie ka rin doon, Rover. Nagpa-selfie na rin po ako. Ma'am, Dragon sa Supreme. Maraming po sa lahat. Manny Her, pa-picture ka rin kay General Cesar, Rover. Yan, so, buti na lang may